tomorrow daw, kakapal pa to, mas na-darken pa. So, pasensya guys dito, sa noo ko medyo brown, tapos dito mabuti. Kasi yung makeup ko dyan naburan na sa kaka-wipe. Do not let any water, lotion, soap, or makeup touch your eyebrow area during the first 7 days. Ignore, ginaganyan ko lang. Ayan. Medyo makate. Ginaganyan ko lang. Unang nag-peel off na papansin ko is ito, sa side na to, and sa end ng brows. Ayan. Hey guys, it's been 17 days post-procedure. Ito na ang aking eyebrow. We zoom in. Hey guys, beautiful day. In today's video, it's a little bit different kasi hindi tayo mag-feature ng product, but instead, we will be featuring our own kilay. And when we apply skincare products, natural kilay talaga yon. Hindi talaga ako nagkikilay. Well, today, I have transformed my kilay from natural brows na meron namang buhok pero bitin. I put my worries aside and I finally decided to do a machine hair strokes for my brows. So, it's a little bit different from microblading, microshading because this time, ginagamitan po siya ng needle, hindi ng blade. And I want you guys to come along with me in this journey after the procedure and after the healing from the first session in this video. Guys, but hindi pa yan ang katapusan guys kasi meron pang second session. Hey guys! Welcome to my new brows. As you can see, para lang ako nag-makeup, diba? But it's been an hour after nagpa-machine hair strokes ako sa brows ko at Sheen Aesthetic Clinic. Precise ng aking brows and meron siyang mga hair-like strokes na parang natural lang tignan. As seen in my previous videos, pag wala akong makeup, alam nyo naman na maiksi lang ang aking brows, ganyan lang. Tapos merong mga kalat-kalat dyan. So I decided to fix my brows talaga para maganda tignan and most of all, it will make my life easier. Kasi isa yon sa pinakamatagal sa routine nating mga babae, yung nagkikilay tayo. Yung skincare nga, parang mabilis na lang eh. Tomorrow daw, kakapal pa to. Mas na-darken pa. So, pasensya guys dito. Sa noo ko medyo brown, tapos dito mabuti. Kasi yung makeup ko dyan naburan na sa kaka-wipe sa brows ko. And after the procedure, binigyan nila ako ng aftercare instruction. So it says here, the following must be avoided during 14 days post-procedure. Increased sweating, practicing sports, swimming, hot sauna, hot bath, or jacuzzi, sun tanning or salon tanning, exposure to UV, UVA, rays, or chemicals as they have been known to cause a shift in color and premature fading. Any laser or chemical treatments or peeling and or creams containing retin A and glycolic acid on treatment area or any exfoliating skincare ingredient na ginagamit natin. So yung retinol ko, yung gentle A ko guys, from our previous video, medyo kinat ko muna siya, no? And no to glycolic acid ng mga toners or cleansers, so mild cleansers lang. So then, picking, peeling, or scratching of the micropigmented area in order to avoid scarring of the area or removal of pigment. Performing tasks related to heavy household cleaning such as garage or basement cleaning where there is a lot of airborne debris and drinking alcohol in excess as it may lead to slow healing of wounds. So, no tayo dyan. And ito yung pinaka-importante as of the moment, eyebrow aftercare. So it says here, do not let any water, lotion, soap, or makeup touch your eyebrow area during the first 7 days. Itching and flaking may appear during the first 7 days post-procedure. Avoid picking or scratching as it may pull off scabs prematurely and cause patchy results or scarring. Then after 4 days, make sure your hands are completely clean
and gently apply the post-care ointment with a cotton swab and with clean hands. This one, they gave me the vitamin A plus vitamin D ointment, Omulet. It says here na this can be done twice a day at night time and morning time. But be sure to use the ointment sparingly as your skin needs to heal itself. Please continue to apply the ointment for 7 days. And on the 4th day, hanggang mag 7 days tayong mag-apply. And meron dito guys, sa day 1, eto yon, this is day 1. Then day 2 to day 4, makapal talaga siya guys. And by the way guys, this is my first session pa. So kung gusto kong mas kapalan pa, dagdagan pa yung hair strokes, pwede pa akong bumalik sa Sheen Aesthetic Clinic para gawin ulit yung procedure. So I will be updating you in the next clip kung anong mangyari tomorrow, mas kakapal ba to. Kasi for now, gustong-gusto ko yung datingan niya, para lang ako nag-makeup. Pero sa actual guys, merong mga red-red talaga. Ayan o. Ayan guys. So, update ko na lang kayo kung anong mga kaganapan in the next few days. Guys, good morning! Third day after the machine hair strokes procedure sa aking brows. And here it is. Nawawala na ng dahan-dahan yung redness sa aking brows. Dito, halatang halata yung pigment. Ito parang natural hair lang. This one, hindi natural tignan. Kasi ang dark pa nung brows tignan. Yung opacity ng pigment, ang dark pa, ay normal siya for the first 5 days, 3 to 5 days. Tomorrow, the 4th day, post-procedure, mag-a-apply na ako ng ointment para hindi ganon kasakit kung may scraping. May itchiness, yes, meron konting-konte, nai-ignore naman. Ginaganyan, and if I cannot ignore, ginaganyan ko lang. Kung medyo makate, kinaganyan ko lang. Hindi ko hinahawakan. May mga times na accidentally nahahawakan ko siya. But, winawipe ko agad ng tissue. Tapos kinaganyan ko lang. Winatap-tap ko lang. Ayun. So, see you in the next clip. Hey guys, technically it's 4th day after the procedure. So, I did my brow Saturday and now it's Wednesday. Medyo naglubak-lubak na siya. What I'm trying to say is if we refer to this, tama nga to, nasa day 5 to day 7, medyo maagang peel, yan. And as you can see, yung dito ko, eto na yung pigment guys. Ayan, nag-fade na siya, tapos yung mga redness ko sa aking brows is nawala na. Pero sa left brow, intact pa talaga yan siya guys, hindi pa na nagpe-peel off. So, unang nag-peel off na papansin ko is eto, sa side na to, and sa end ng brows, ayan, medyo. So, hindi ko pa talaga hinuhugasan yung brows ko, but sometimes, accidentally natutuluan siya ng tubig from my hairline, and sometimes, pag gaganyan ako, natatalsikan siya. What I do na lang is, I get a tissue, tapos ipat ko lang siya, hindi ko siya dinadrag. Para hindi talaga accidentally na mahila ko yan. Kasi baka hindi maging okay ang result. So, I just follow the instruction of machine and yung mga staff nila. And now, lalagyan na natin siya ng ointment. Yesterday, I started putting on this one. Once in the morning and once at night. Pwedeng kamayin, pero mas preferable ko na magamit ng cotton buds. Medyo marami ata nalagay ko. Sige lang. Transfer lang natin later. Okay. Ganda yung cream. So, it keeps my brows moisturized kasi may cream. Then, when I do skincare, dito lang, tapos dito lang. Hey guys, it's been 17 days post-procedure. Ito na ang aking eyebrow and it's the most natural looking by far. Ayan. But, hindi siya ganun ka-dark.
And also, if we zoom in, you can see, ayan guys. Pero pag titingnan mo mabuti guys, medyo patchy yung effect niya for the first session. Pero what I love about it is parang mas natural siya tignan. As you can see, hindi lahat buhok yung nasa bottom ng aking eyebrows. Partly machine strokes na yan. Machine hair strokes. And in here, hindi brow hair lahat yan. Sa left side naman, please ignore yung pimple ko guys. May dugo pa talaga. Eto, medyo fade talaga yung naging effect niya. As you can see, faded talaga. And here, mas fade yung naging effect niya in this side. But, kung titignan mo, ang natural niyang tignan. Actually guys, expected ko na medyo magiging faded ang effect sa akin at medyo may patchy-patchy talaga kasi oily skin type ako. And during that time, kahit hindi ako nag-exercise, pawisin talaga ako. So yung brows ko, palaging napapawisan. So isa yun sa mga factors na mabilis mag-peel off yung pigment sa skin pag palagi kang pinapawisan. So now, naging satisfied ba ako for the first session? Yes, I am very satisfied. It's been such a game changer. For 2 weeks pa lang mahigit. Naku guys, ang bilis ko na lang mag-makeup kasi hindi ko na kailangan pang magkilay pa. Ang ginagawa ko na lang is I use my brow fixer, which is from Scroll. I forgot to mention the package price pala, no? Yung microblading, microshading, and machine hair strokes nila is 10K for 2 sessions. And yung microblading plus microshading nila is 10K for 2 sessions. But I availed it for only 6K for 2 sessions already during their December promo. So binayaran ko siya during December at nagpabook ako during their December promo. Pero yung schedule ko ng mismong procedure is yung January 6. So, diba? As you've seen, may difference talaga, di ba? Hindi ganun ka drastic, but obviously, naging symmetrical ang aking brows and also less effort talaga. Just like now, parang shinade ko lang siya para mas makapal tignan. But even without putting on brow pencil, even without applying any product on my brows, okay na siya. Meron talaga akong saktong brows na hindi ko na kailangan pang magkilay everyday. Pwede na. So, ang tanong, magpapa second session ba ako with my brows? Yes, I will do a second session for my brows kasi gusto ko mas darker yung pigment para mas tumagal siya also sa aking brows kasi there is a tendency na mag-fade talaga yan, guys. Kasi naghihilamos tayo. And as mentioned in one of my clips na pag nag-exfoliating skincare tayo, retinol, it causes fading sa pigment na nilalagay sa ating brows. Kaya nga, semi-permanent siya. Kasi hindi talaga siya totally permanent. So, it will last a year or two to three years depending on your skin type. Pero sa akin, na medyo oily skin at pawisen, may tendency talaga na mag-fade agad ang aking brow pigment. I feel a lot more confident going outside na symmetrical yung brows ko, hindi yung parang makapal masyado yung kabila medyo manipis or medyo maiksi yung buhok. Nakakadagdag talaga ng confidence, especially that I'm doing videos. Tayo yung pinakamagandang tao sa mundo. Kaya we continuously evolve and improve ourselves to feel better as well. So if you want to be updated kung naging maganda ba ang result after the second session of doing machine hair strokes at Sheen Aesthetic Clinics, please do subscribe to my channel if you haven't yet para ma-notify ka pag na-upload ko na ang sunod na video. In continuation
with this one. And if you want to know more about me and my product recommendations on TikTok and some lifestyle videos on Instagram, on my reels, on my Instagram reels, please do follow me there at It's Jaya Chan on both TikTok and Instagram. Bye guys! See you in the next video!